Ito yung ano namin, ancestral house ng Bulayungan. Yun yung clan namin eh. Yung tatay ko ay Teodoro Bulayungan Bagilat. No? So itong kalsada actually, Rafael Bulayungan. Kasi si Rafael Bulayungan, dating assemblyman ng Ifugao noon. So the Spanish style influence, tapos may Ifugao fusion. No? Ito naman, the first room would be an office kasi ito eh. Pero Ifugao style, no, in terms na ito yung poste. Kasi kung titignan mo yung Ifugao native house, elevated siya, may apat na poste. So, yun yung influence ng Ifugao architecture dito. Yan. So, ganito daw ang mga Spanish style salas, di ba? Yung talagang malawak. Tapos ito yung original flooring ito eh, Nara. Si Lolo Raimundo, yan sila. Benita Bulayungan, saka si Raimundo Bagilat. Na ito yung mga anak nila. That's my dad, the eldest. Ito pa yung mga apo. So, panglima ako. It's my grandfather, si Raimundo Bagilat. He was a delegate to the 1971 Constitutional Convention, yung nagpanday nung ating saligang batas. No? He represented the Lone District of Ifugao. So this is our simple house. Ito ang aming muyong. Or ang aming ancestral woodlot or ancestral forest. Yung mga Ifugaos kasi, yung kanilang unique na forest management practices is pwedeng collective o kadalasan pamipamilya. So, ito ang muyong ng mga Bagilats. I love this forest. No? Kasi ito yung aming bahagi ng pamana at ito yung nag-uudyok sa akin na talagang ipaglaban ang ating kalikasan. Muyong! Anden limigwat damo panatalan kada kalanya agapawan dayanan wanga wangda adama kawayan anden limigwat day kinuyog dat in ladang dat pun ban nganan banano agapawan da oya inoy ang gimana wagawadat kagaw antun gawana ya gawanad na adama kawayan. Kasi yung kanilang pinerform, ano yun eh, merong chant, may sayaw, at may ritual. So it's a performance nung mga iba-ibang aspeto ng kultura ng mga Ifugao. Ang gagaling ng mga bata, in fact, sinimulan nilang aralin yan nung nasa elementary pa sila eh. So hanggang ngayon, pag merong mga important na event, sila yung pinapatawag. And hopefully, sana nga ituloy rin ng mga sumusunod pa na mga kabataan. No? Yung hudhud na pinerform ng mga babae, the girls, no? Ano yun eh? It's a oral masterpiece. Dineclare na world, no? Intangible heritage. No? Pag may mga kaibigan kayo sa Facebook, diba? Sa mga ibang sa social media, na hindi pa nakakilala sa akin, ikwento nyo si Manong Teddy Bagilat na tumatakbo for Senate. Na yung paglalaban niya is, libreng free wifi. Oo, yun. Paglalaban niya free wifi at saka yung mga gadgets ng mga estudyante sa school. Dapat, ano rin, sapat yun. Yun.
deserted eh, he started in himself yung ang kultura, hindi nahihiyang magsuot ng ano, tapos sumasayaw din during occasions. Ngayon eh ako'y nagkukumpanyan. Sinasabi ko sa mga bata na you tell your parents we will vote for Sir Teddy. Game 1 2 3 1 2 3. Okay, thank you. Regalo sa akin ng mga weavers dito sa Kiangan, pink scarf. So gusto namin talagang i-promote yung pag-ahabi dito eh. Hindi lang para itaguyod yung kultura ng mga Ifugaos at mga katutubo in general, kasi maraming mga katutubo talaga, weaving is of course a way of life, no? Pero ngayon importante rin kasing i-promote ito bilang isang enterprise, yung cultural enterprise ang tawag namin dito. Lalong-lalo na kasi marami sa mga kabataan lumilisan na sa kanilang hometowns, na sa kanilang katutubong pamayanan. Ito po yung pinaka-first na step para dun sa iwiwi po namin. Dito sa Ifugao din, karamihan ng mga weavers natin, sa, lalo na sa traditional backstrap loom, ay mga kababaihan. At ito yung ginagawa nila pag yung tapos na lahat ng trabaho sa rice terraces. So it's part and parcel of the parang yung cycle ng agricultural cycle, ng life cycle ng mga Ifugaos. And bahagi ito ng identity, ng kultura ng mga taga Cordillera na dapat pinapasa sa mga sumusunod na henerasyon. Ako kasi paggamit ko kasi ganito eh. Ayan. Pwede rin pantali sa buhok. Nax, paano ba mga passionista? Hindi well represented ang mga katutubo dito sa Pilipinas. Ang dami-dami nating complaints. Kami as indigenous peoples, no? Ang dami-dami naming issues na hindi nakakarating sa ano. Kasi palagi nga, ang tingin sa minority population ay, you know, negligible. Pero if you come to think of it, ano ba yung mga pinagmamalaki ng bansa natin? Kundi ang kung ano yung nasa mga katutubo, di ba? You know, the rice terraces, ang mga traditional na arts and crafts, yung mga kaugalian ng mga katutubo, and that makes us distinctly Filipino. Ngayon, pero pag yung pagdating naman na sa ano ng governance, you know, delivery of basic services, palaging nahuhuli ang mga programa ng gobyerno sa indigenous peoples areas. So it's about time na mayroong sariling representative ang mga indigenous peoples. And of course, Kuya Ted is not just adept with issues ng mga katutubo, no? Kasi he's well versed also with national issues. So putting him in the Senate doesn't mean he would only be representing indigenous peoples. Kasi he'd worked with international organizations, so familiar siya, he's very familiar, not very knowledgeable on mga hindi lang concerns ng indigenous peoples, kundi concerns din ng mga karaniwang Pilipino. Pagilan po senator, Teddy Pagilan po senator. Kailan tayo mag-usap-usap? Kalinga, nangamukha. Kalinga ako dun eh. Ha?
Galing na ako doon. Teka, hintay ko lang. Importante sa akin siguro bilang isang leader yung nakikinig ka sa constituents. O pinangahalagaan mo yung kanilang mga pananaw. So yung sa employees namin, nung ako yung mayor, importante sa akin yung pananaw ng mga heads of offices sa kanyang mga employees. No? Hindi yung ikaw lang yung magaling. And then importante yung nakikinig ka palagi sa mga constituents mo. Kahit naman alam ko na hindi ko naman kayang mabibigay lahat. Kasi nung governor ako, no, daming mga kliyente sa opisina, no? Hundreds. Humihingi ng trabaho, humihingi ng project, kabuhayan, scholarship. Alam ko, hindi mo naman mabibigay lahat yon, no? Hindi mo naman maipapangako yon. Pero importante sa kanila is yung pinakinggan mo sila. In-entertain mo ng mabuti. No? Lalong-lalo na kasi sa Ifugao, nanggaling sila sa malalayong lugar. Eh, no? Bundok yung pinanggalingan nila. So, took them hours, no? Even days, even for others, no? Para lang makausap yung mayor, para lang makausap yung governor. So, importante sa akin yung inilalapit ko yung sarili ko sa kanila, sa pakikinig sa kanila. Ito pala yung mga ano eh. Ay, so, no, sir. Go, go, go for Senate! Siyempre naman, always, nandun. Pinanganak ako sa Maynila, so doon ako actually lumaki. Yung parents ko naman, galing probinsya. Tatay ko galing Ifugao, nanay ko galing Nueva Vizcaya. Tapos nag-migrate sila sa Metro Manila. But when I was, I think, mga 12, no? 12 years old, medyo nalulungkot ako. No? Parang hindi ako, hindi naman sa hindi masaya. No? Kasi kapiling ko yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko. Pero parang I felt that I didn't belong. No? Sa Quezon City, doon kami eh. Eh, tuwing bakasyon, minsan dinadala ako ng tatay ko dito sa Ifugao. Tapos lagi niyang kinakwentuhan ako about yung mga alamat, yung kultura ng Ifugao. Tapos dinalangan niya ako dito, parang masaya, no? Kasi kahit walang kuryente, walang television, pero yung mga kamag-anak namin, yung mga pinsan namin, talagang ang saya ng pagsalubong nila sa akin. Lalong-lalo na yung lola at lola ko. So, 13 years old, no, magsisimula yung school year ulit, sabi ko sa tatay ko at nanay ko, pwede bang doon na lang ako sa Ifugao magtuloy ng aking pag-aaral? Ayaw nila, syempre, initially, pero makulit rin ako. And then siguro, they saw that I wasn't really satisfied, no, with my life. No? Tataka lang sila kasi at early age, nag-soul searching ako. Ano. So sige, pinayagan nila ako. And I came here to study at the third year. Siyempre, yung unang araw talagang culture shock, homesick, iyak. Pero after that, talagang I really felt na I was part of hindi lang isang pamilya o hindi lang isang neighborhood, kundi bahagi ka ng isang tribu, eh, ng isang pamayanan. Eh. Ito ang St. Joseph's School. Dito kami nakalinya usually. Kasi yung aming section is dito. Section A. Doon yung old building pero wala na. Nag-iba na. Dahil yun na yung bagong building. So I spent 2 years here in St. Joseph. Dito ako talagang nag-experience ng life. First time ko sa high school na co-ed. So, everything here, the beauty of high school, lahat ng mga magaganda at saka syempre, mga masama or heartbreaking moments in high school na experience ko dito sa St. Joseph School. And this is the St. Joseph Church. This is the oldest Catholic church in Ifugao. Pink! So, dito na ako, sabi ko, even if I was born in the city, pero I would consider myself now as an Ifugao, as an indigenous person. Kasi dito, ang mga tao, they take care of each other.
So hindi lang yung kilala mo ay yung kapitbahay mo, kundi yung buong komunidad, hindi lang yung buong barangay, yung buong tribo. No? So ever since that time, I've always considered myself as, while born in Manila, but an indigenous person from Kiangan, Ifugao. As a senator, he will do much for the Filipino people, specifically the indigenous peoples of this country. Just being a mayor impacted a lot of the whole community. No? So if he's placed in a higher level, then he will not only impact a community or a municipality, but he could impact the whole country. We need him in the Senate. Yes, to continue his from grassroots and then promoted to Congress and then now, please, yeah, we need him in the Senate. Nakikita ko sa kanya lahat ng qualification ng leadership. When he goes to the Senate, he'll be able to bring the sentiments and the needs of our people at the grassroots level. First 100 days, balikan ko yung mga nakonsulta kong mga batayang sektor. Again, makikinig. No? Marami na akong nakahandang itutulak na mga panukalang batas. No? Yung mga dati ko nang ipinagalaban sa House of Representatives, no? Mga environmental laws, no? Laws about protection of human rights of iba-ibang mga sektor. Pero gusto kong malaman dun sa mga kinausap ko during the campaign, o ano, ngayon, senator na tayo, ito na yung mga panukalang batas na itutulak natin. Ano ba ang sa tingin ninyo? Ano ba, paano ba, ano pa yung maaaring maibigay nyo ng mga inputs para pagandahin pa yung mga panukalang batas na isusulong natin sa Senado? So, yun, listen again to the people, especially those who will be affected by the laws that we legislate. Ano yung kinaday? Tungod. I've been in public service for almost 30 years and I love it, no? Kaya I think yung decision ko na umuwi sa Ifugao, mag-aral dito at 13 years old, sa akin yun talaga yung very providential life game changer. Kasi kung hindi ako pumunta dito sa Ifugao, baka wala ako dito sa larangan ng public service.